Magandang araw mga tol, Tyson Fury panalo via TKO laban kay Derek Chisora. Wala nang bago sa resulta dahil tatlong beses nang naglaban, tatlong beses din natalo si Derek Chisora. Walang knockdown sa laban mga tol pero bugbog sarado ang inabot ni Derek Chisora hanggang round 10. Pinatagal lang ni Derek Chisora ang laban kahit wala nang pag-asang manalo. Kaya pagdating sa round 10, inawat na lang ng referee. Siguro naawa na lang yung referee kay Derek Chisora dahil bugbog na ang mukha. Pagkatapos ng laban, niyakap naman agad ni Fury si Chisora. Matagal na daw sila magkaibigan kaya pinagbigyan niya ng isang laban. Parang tulong na rin ni Fury mga tol para may pandagdag pang kabuhayan si Chisora. May bagong kartada si Fury ngayon na 33 wins, 24 KOs, walang talo at may isang tabla. Nakuha ni Fury ang isang tabla laban kay Deontay Wilder. Matatanda ang dalawang beses bumagsak dati si Fury laban kay Deontay Wilder. Kaya naging controversial ang unang laban. Marami ang nagsasabi na panalo dapat si Fury dahil lamang sa score. Pero ang talagang controversial ay yung pagbilang kay Fury sa round 12. Masyadong matagal ang pagbilang kay Fury hanggang nakarecover. Kaya umabot sa decision at naging tabla. Pero pagdating naman sa rematch at trilogy, panalo na si Tyson Fury via TKO. Dito na niya pinatunayan na mas lamang siya kay Deontay Wilder. Ngayon ito ang interesting mga tol, nanood si Oleksandre Usyk sa laban ni Fury. Kaya pagkatapos ng laban, hinarap niya agad si Tyson Fury. Sinabi ni Fury, bodybuilder lang ang tinalo mo. Hindi ako bodybuilder kaya wawasakin lang kita. Dean Stone, little midget, beat a bodybuilder. Well, I ain't a bodybuilder, sucker. I'm gonna write you off. So ano ang masasabi nyo sa pag-aharap na yan mga tol? Ibig sabihin yan, undisputed na agad ang susunod na laban. Ito ang pinakaunang undisputed 4 belt sa heavyweight division. Pinakauling undisputed champion si Lennox Lewis. Tatlong major belt lang ang hawak niya noon. Pero ngayong bagong henerasyon, 4 belt na ang kailangan para maging undisputed champion. Na-interview din si Oleksandre Usyk. Sinabi niya hindi naman daw nakakatakot si Tyson Fury. Walang naramdaman na kaba kahit mas malaki si Fury. Tiwala daw si Oleksandre Usyk na kaya niya talunin si Fury. Pero sinabi mismo ni Fury, maliit itong si Usyk kaya wawasakin lang niya sa laban. Sa ibang balita naman ito ang matindi. May banat si Tank Davis kay Ryan Garcia. Napapansin daw ni Tank Davis na lumalaki ang katawan ni Ryan Garcia. Hindi naman daw ganyan ang dating katawan. Halatang may milagro umano na nilalagay sa katawan ni Ryan. Kung mapatunayan daw ni Tank Davis na dumadaya itong si Ryan Garcia, malaki daw ang magiging problema. Sinisipa ngayon ni Tank Davis ang The Zone. Wala daw pakialam sa drug testing. May nagreply naman sa mga reklamo ni Tank Davis. Dapat daw magbigay na lang ng demand si Tank Davis na magkaroon ng maagang pag-drug test bago dumating ang araw ng laban para maiwasan ang maling pagbibintang. Maraming fans naman ang nagsasabi na parang nagsisimula na ang rason para hindi matuloy ang laban ni Davis at Ryan. Mapapansin kasi ang katawan ngayon ni Ryan mga tol, lumalaki talaga siya. Pero hindi ibig sabihin na gumagamit agad ng gamot. Malaki naman si Ryan, syempre habang nagkakaedad lumalaki din ang kahan ng katawan. Lalo na ngayon lumalaban siya sa 140 pounds. Mas lalong lalaki pa ang katawan niya pagdating sa 147. So ano ang masasabi nyo dito mga tol? Hanggang dito na lang muna tayo ngayon. Maraming salamat po.